Ayan, luto na ang siyanglad, kinuha, sinanglad, kung ano man tawag dyan. Ayan, kamuting kahoy yan siya eh. Mamaya, magluluto tayo ng sinagol. So, ito yung, ang tawag doon sa Tagalog nga. Kung saba, ano, sa malayo, pari. Sa Cagayan naman, pahi. Sa Tagalog, pagi. O, di ba? Halos nakakatunog lang din lahat. Ayan, lulutuin natin siya ng ano, ginisa sa turmeric or may sabaw ng konti ata to. Pero ang tawag nila dito o ng mga tausog ay siyagol or sinagol. Anyway, nilaga na pala ito siya kaagad. Nilaga muna siya bago siya gigisahin or lulutuin. Lulutuin siya sa ano, sa turmeric. Dahil wala kaming turmeric na hilaw, turmeric powder lang ang gagamitin namin. Ayan. So, ito yung kanyang ingredients. Sibuyas, bawang, sili na maanghang para masarap. Tapos, sili na ano malaki, kahit isang piraso lang, dagdag kulay at bango lang. Tapos, dahon ng sibuyas. Ayan. Siyempre, yung bawang at sibuyas na yan, hihiwain pa yan. Tsaka yung sili. Ayan, nice slice ng mga ricados. Ayan, may tanglad pa pala yan para ano, tag dito matanggal yung kanyang langsa. Ayan, as usual, naglalagay tayo ng mantika, nagpapainit ng mantika. Lagay na ang bawang, habang hindi mo masyado mainit para hindi magtansik-tansik. Tanglad, lemongrass. Tapos, ilagay na ang sibuyas. Ang bungo. Okay, tapos, ilagay na natin yung pagi, pari, pahi. Ayan, tatlong pangalan. Kiampaw pa kung sa ano. Kiampaw. Ewan ko ba? Kiampaw. Ayan, tapos haluhaduin siya. Yan yung nilagang ano, pagi. Tapos, lagyan ng aji or MSG. Konti. At saka, syempre, lalagyan din ng asin. Hindi pwedeng mawala yan. Ang cook po natin ay isang napakahusay na siya. Okay. Hindi ako marunong kumain ito pero nababanguhan talaga ako sa kanya ngayon. Na ang turmeric powder. Kung meron kayo yung hilaw, yung iba dyan na may tanim, bunot-bunot na lang kayo ng tanim nyo dyan. Masarap yun pag fresh. Dito kasi wala pa nabibili sa palengke or meron na, hindi lang namin nakita, so powder na lang ang ginamit. Favorite to ng mga ano, favorite to ng mga tausug. Well, yung mga jamamapon, favorite din nila to. Okay, tapos lagyan ng tubig. Kung meron kayong ano, gata, mas maganda yung gata. Ayan. Tapos ilagay na ang sili para maabsorb yung anghang. So, sa mga kakain dyan, sigurado maaanghangan talaga to. Pero di naman masyado to. Sakto lang to. Tsaka, mas masarap kasi pag maanghang. Kapag walang sili, hindi masarap. Ito pa rin maanghang. Ayan, kumukulo na siya. Hayaan muna siyang kumulo ng kumulo hanggang sa medyo matuyo ng konti yung kanyang tubig, yung sabaw. Ayan, medyo tuyo na siya. Ilagay na ang dahon ng sibuyas. At saka yung sili na haba, yung malaking sili. Haluin lang siya ng saglit kasi hindi natin pwedeng palantain yung dahon ng bawang kasi pangit tignan. Dahon ng sibuyas pala. Ayan, luto na.
Mabango siya. Ayan, i-try nyo guys kung kumakain kayo ng pagi. Mukhang masarap siya. Mabango. Ayan, salamat sa panunood. Sana i-like nyo ang video at mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Pa-share na rin. Lutong tausog yan.